Hello guys, mga kaprende, welcome back sa ating channel. Ngayon meron tayong panibagong sishare tungkol naman sa Bluetooth speaker. Itong problema naman itong Bluetooth speaker na to, pag in-on mo siya, in-on mo, power on, ganyan lang. Hi-fi lang nalabas sa kanya, hi-fi to eh. Tapos tutunog siya ng ganyan, parang Arma Light. Paulit-ulit lang siyang ganyan. Ngayon, kung titingnan naman natin, nagcha-charge naman siya. Wala namang problema sa charging niya. Ayan o. Nagcha-charge naman yung... Ngayon, bubuksan natin para malaman natin kung anong problema. Ito yung sa battery speaker, ito yung sa battery niya. Kasi ito antenna to, isang wire antenna. At tingnan natin kung merong supply rito sa battery. Ayan guys. Kung titingin nyo rito sa battery, meron na naman siyang supply. Ito guys yung battery. Ito yung positive, negative, positive, negative. Ibig sabihin magkasama to. Ay magkasama ito sa kato. Ito naman sa kato. Ito yung positive, ito yung negative. Kung mapapansin niyo, meron siyang 4 volts. Yan guys, kung mapapansin niyo, meron siyang 4 volts. Kasi ang battery niya isa lang. 3.7 ang ng battery pag full charge, 4 volts siya. Kaya lang tanong, bakit ayaw tumuloy, hi-fi lang. Ay no, meron siyang 4 volts na supply sa battery niya. Ito yung battery. Ito yung battery niya. Ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko to, itong battery. Tapos gagamit ako ng DC-DC converter kung saan ko na rito. Itututo ko dito sa terminal ng battery. Ngayon guys, gagamit ako ng DC-DC converter. Ito siya. Kung saan ito, may supply namang 4 volts. Pero nag-hi-fi pa rin, ayaw magtuloy hanggang hi-fi lang. Kung titingnan natin ang problema nitong Bluetooth speaker siya, nag-charge naman. Sa charging, walang problema, nag-charge. Sa battery, may karga naman. Pag tingnan mo yung battery niya, meron siyang 4 volts. Pero ayaw magtuloy. So ngayon, yung 4 volts kanina sa battery, susupply na naman natin dito ng 4 volts din gamit itong DC-DC converter. So ang gagawin ko dito sa na to, kasi ito ang nito, hanggang 32 volts. Yan. Maganda lang dito, pwede mo siya adjust, depende sa kailangan. Malibawa kung 3.7, 4 volts, 6 volts, 12 volts, i-adjust mo lang siya. So ngayon, maglalagay tayo. Ito pa nga pala yung input. Ayan. Ay, output pala yan. Ito yung input. Ayan, input. Galing sa power supply. Galing sa power supply natin. Ito yung output. Ito yung i-inject natin sa battery. Ito guys, gagamit tala ako ng 12 volts na power supply. Kung saan binlog natin to yung tungkol sa battery charger. Tapos, gagamit ako ng DC-DC converter. Kung saan yung 12 volts, dito ko tinap sa input, yung output papunta sa battery ng Bluetooth speaker natin. Pero bago tayo mag-inject, siguraduhin natin baka mag-overvoltage naman, masira yung Bluetooth speaker natin. I-adjust muna natin kung ilan yung kailangan natin output voltage para sa speaker natin. Ngayon guys, naka-ano na siya. Ayan, may power na. I-adjust natin ngayon kung ilan yung... Ito guys, i-adjust natin. Kailangan bago nyo ikabit sa pinaka-battery niya, i-adjust nyo muna kung ilang volt ang kailangan nyo. Kung bago, kung 4 volts, i-adjust nyo sa 4 volts. Ayan, lumagpas. Ayan guys, mapapansin nyo, 4 volts yung kanina yung battery.
Akalain natin na buo yung battery kasi 4 volts din siya. Pero ayaw magtuloy. Ngayon, in-adjust natin sa 4 volts. Ayan. Ayan, adjust natin sa 4 volts. Ito yung i-inject natin doon sa battery. Ayan guys. Nilagay ko na siya dito sa battery. Bali, ito yung positive terminal. Ito yung negative. Ito yung sa positive terminal ng battery, negative, positive, negative. Ibig sabihin, ito saka ito magkasama, ito saka magkasama. Nilayo ko lang para hindi magtikit. So ngayon kanina, mayroon siyang 4 volts sa supply yung battery. Ang ano lang kasi, bakit may supply naman yung battery, okay naman yung battery, pero ayaw. Ngayon sa ganitong setup, tatry naman natin kung ganun pa rin, kung mag-hi-fi pa rin siya, kung hindi magtutuloy. So ngayon, ipapower on lang natin. Ito guys ha, nakaano to. Ayan, sukatan natin. Sukatan natin dito. Ayan, mapapansin nyo, 4 volts. 4 volts ang supply. Kanina, 4 volts silang supply nito, pero ayaw, gamit ang battery. Ngayon naman, 4 volts siya, pero gamit ang DC-DC converter. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Ipa-power on ko lang siya. Ayan, power on. Bluetooth mode. Ayan, kung napansin nyo, tumunog siya kagad. Tuloy-tuloy na kayo kanina, ayaw mag-Bluetooth, hi-fi lang siya ng hi-fi pa ulit-ulit. Yun ang tanong. Anong pinagkaiba nung battery? Kumakarga naman, 4 volts. At sa 4 volts din na DC-DC. Paras lang din eh, walang pinagkaiba. Yung kanina, masusukat mo rito sa battery terminal, 4 volts. Pero naka-hi-fi lang, ayaw tumuloy. Ayaw mag-Bluetooth. Pero ngayon, nung kinapitan natin ng DC-DC converter, gumana na siya. Nagtuloy na, nag-Bluetooth na. Try natin sa AM mode. This mode. Line mode. Awesome mode. Sa iyong misis. Ayan, Gary, maraming salamat kay Isay sa pagbabahagi ng inyong kwento sa Barangay Love Stories. At sa lahat po na nakatune in ngayon, yung mga nagmamaneho, nako ha, o dahan-dahan lang sa pagdadrive ha, o relak-relak lang, o kailangan nakasmile kayo para lalong lumilitaw ang iyong kagwapuhan. O, naniwala. Ako po ngayon si Papa Dudut. 97 days na lang, Pasko na mga kapuso. Didiramang yan sa Barangay NS 97.1 forever number 1. Subukan ko dito sa hinanda kong battery. Kaya siguro nangyari dyan, may bultay, pero kulang na sa ampere. Yun ang conclusion ko dun eh. 4 volts nga, pero sa ampere ay na nagkakatalo. So ngayon ito, meron na akong ditong battery. Ginawa ko ng dalawa, kasi ito na yung bibigay ko sa may-ari. Sa may-ari nitong speaker, dalawang nakaparalel. Subukan natin kunan ng supply. Ayan na, ayan guys, oh, 3.9 lang. Kung mapapansin nyo, ah, 3.9 lang itong battery na ito. Oh, mas mababa ng 1 volts. Pero tatry ko ngayon i-power on. Bluetooth mode. Ibig sabihin talaga, hindi tayo pwede mag-relay sa battery kahit sabihin pa natin, hindi, 4 charge naman yan, 4 volts eh. Eh, pagkakataon talaga na kahit full charge yung battery natin, good ang battery, may tendency talaga na pag hindi ka maano talaga sa mga amperay, sa mga bultay, kung paano ka trabaho yung bultay sa amperay, hindi mo mamahirap kang ayos ang isang unit. Kagaya nito, okay yung battery, okay yung charger. Yung charger nito, nagcha-charge din ito eh. Yan, ano ko itong charger ah. Yan, nagcha-charge siya, oh. Problema pala talaga niya is battery lang. Palito na lang ibibigay ko sa may-ari. Yung ginawa kong ano, para tumaas lang yung amperahe niya. Kasi yung mga battery ngayon, hindi na tayo dapat magtiwala, eh. Kahit na may voltage, 4 volt, pero
mababa na yung amperahe, yun. Yun ang tamang terms pala. Tama yung voltage, pero mababa na yung amperahe. Hindi na kaya ng ampere na i-push yung component para mag-function. Yun lang guys, salamat sa panonood.